Isang magandang hapon po sa bawat isa at tayo po ngayon ay nagagalak dahil meron naman po tayong pagkakataon na sumamba sa ating Diyos at sa kalahating oras ay maibigay natin yung ating mga sarili sa pagsamba sa Kanya. Banggitin ko lang po isang announcement, ngayon pong darating na Friday, magkakaroon po ng couples fellowship or yung married na kung ikaw ay married, pwede ka pong umaten ngayong ano. Kasi merong hindi na couple. So, kung kayo po ay may asawa or nagkaasawa na, pwede po kayong dumalong ngayong Friday po. 7 p.m. po. Ulitin ko po, Friday 7 p.m. At magkita-kita po tayo. So, yan lang po ang ating announcement sa hapon na ito. Sa pasimula po ng ating pagsamba sa hapon na ito, buksan po natin ang ating mga himnaryo. Sa hymn number 132. Tayo po yung magsitayo sa pag-awit. Wondrous King, all glorious, sovereign Lord victorious, oh receive our praise with favor. From thee well that's kindness, know in our kindness, drink from thee our blessed Savior. Strengthen thou, help us now, let our tongues be singing, be our praises bringing. Heaven spread the story of our Maker's glory, all the power of earth obscure. Sun thy rays be sending, thy bright beams expanding, light to all the earth assuring. Moon and star, praise afar, they will glorious make you, the vast heaven save you. Oh, my soul rejoicing, sing thy praises voicing, sing with hymns of faith the Lord hymn. All who here have been, shout your voices free, bow down in the dust before him. Sabaoth, praise alone the Savior, here and there forever. Alleluia, surrender to the Lord most tender, he who know and love the Savior. Alleluia, sing ye, ye redeemed, all bring ye, hearts that yield him glad behavior. Blessed are ye, and blessed ye, sinless there forever, ye shall love him ever. Tayo po'y manalangin.
Tunay nga aming dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa isang soberano at mataas na Diyos. Tulungan niyo po sana kami na kayo pong magbigay po sa amin ng awe at reverence sa paglapit po namin po sa inyo. At huwag po sana naming itaas ang aming mga sarili. Hiniling po namin na sana nga po, bagamat kami mga mabababa, tingnan niyo po kami sa aming pong pagsamba sa oras po na ito at tatanggapin niyo ang aming pong papuri sa inyo. Lord, hinihiling namin na sana hindi maging mechanical ang aming pong worship sa oras po na ito. Pagkalooban niyo po ng init ang puso po namin. Tunay na mabuti po kayo at naranasan po namin ito sa mga buhay namin. Kaya sana nga po sa oras na ito, sa maikling panahon na ibibigay namin ang pagsamba sa inyo, maibigay po namin ito ng buong puso. Kaya ang dalangin namin na sa bawat gagawin namin, maging sa pag-awit, sa pag-upo namin, sa paikinig ng inyong salita, sa pananalangin, sana ito lahat ay tumungo sa pagpuri ng pangalan po ninyo. Dalangin din namin ang pangaral ng inyong salita sa hapon na ito, na sana nga po pagkalooban niyo po kami ng wisdom sa pag-intindi ng inyong salita. At tulungan nyo rin si Pastor Alex na siyang maunguna sa amin, na pagkalooban nyo rin po siya ng kalakasan sa pangangaral mamaya. At sana ito nga po'y tumungo rin sa pagpapalakas ng mga tao ninyo at tumawag din ng mga makasalanan na wala pa po sa inyo. Lord, we plead for your presence sa hapon po na ito. Ayaw po namin na kami sumasamba ng wala lang. We pray na sana nga po kayo po ang malugod sa aming pong panambahan sa hapon na ito. Ito po'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo at patuloy na umawit sa ating Panginoon sa hymn number 432. Hymn number 432. Jesus, what a friend.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 10. Last week po, binasa ang verse 1 to 16. Tatapusin lang po natin from 17 hanggang 32. Proverbs chapter 10, verse 17. He is on the path of life who heeds instruction, but he who ignores reproof goes astray. He who conceals hatred has lying lips, and he who spreads slander is a fool. When there are many words, transgression is unavoidable, but he who restrains his lips is wise. The tongue of the righteous is as choice silver. The heart of the wicked is worth little. The lips of the righteous feed many, but fools die for lack of wisdom. It is the blessing of the Lord that makes rich, and he adds no sorrow to it. Doing wickedness is like sport to a fool, and so is wisdom to a man of understanding. What the wicked fears will come upon him, but the desire of the righteous will be granted. When the whirlwind passes, the wicked is no more, but the righteous has an everlasting foundation, like vinegar to the teeth and smoke to the eyes. So is the lazy one to those who send him. The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be shortened. The hope of the righteous is gladness, but the expectation of the wicked perishes. The way of the Lord is a stronghold to the upright, but ruin to the workers of iniquity. The righteous will never be shaken, but the wicked will not dwell in the land. The mouth of the righteous flows with wisdom, but the perverted tongue will be cut out. The lips of the righteous bring forth what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverted. So, sa chapter po na ito, all throughout, it will be just a contrast para po sa wicked at saka sa fool. So, as we know, Proverbs is very practical. So, bigyan na lang natin ng atensyon yung isa sa mga nabigyan ng diin dito sa chapter 10, from 17 to 32, and that is how we use our tongue. So kung napansin natin, sa verse 19, sabi niya doon is, where there are many words, transgression is unavoidable. So I think one practical thing na makuha natin dito is, I've heard a friend before sabi niya, less talk, less sin. So, it will be helpful sometimes na mas mabuti pang hindi na lang nating buksan ang ating mga bibig to avoid transgression. But, if we've noticed as well, yung second part nung verse is it says na if we restrain our lips, that is considered wisdom. So it will take the grace of God para sa atin na sabi nga ng James, hindi natin matame yung ating mga dila. Hindi natin siya kayang kontrolin. It will take the grace of God para makontrol natin ang dila natin, para ang lumabas sa dila natin, kagaya nung binanggit sa verse 20, that they are choice silver. Yung kagaya sa verse 31, that they are with wisdom. And yung binanggit sa verse 32,
na ang lalabas daw sa bibig natin is what is acceptable. So it's time for us to evaluate yung mga lumalabas sa bibig natin, hindi lang kapag nasa church tayo, our daily lives, sa bahay natin, sa school, sa trabaho, are we showing as one who is following yung wisdom? Na sana nga, may it be na sa atin, sa testimony natin, masabi na ang salita natin is one that feed the many, and what one that tayo yung madidescribe na taong nagsasabi ng kung ano yung acceptable, and tayo yung nagsasabi na pag napakinggan tayo ng ibang tao, they will say that we are wise, and not to the glory ng mga sarili natin, but to the glory of the grace of God that can only give that such kind of wisdom para sa atin. Nauna, nagpapasalamat ako sa panalangin niyo sa akin kanina, sa Salitran. At puno na naman yung kanilang iglesia roon at naging malaking pagpapala para sa kanila. Salamat sa panalangin ninyo, answered prayer. At ngayon, dadako tayo sa panalangin. Panalangin natin ang Valenzuela, no? Hindi yung bansa, hindi yung ating dyan sa may Caloocan, no? May naalala akong church dyan. Ang pangalan ay Dulong Tangke. No? Dulong Tangke. Dati kasi doon tayo, tumutulong tayo sa kanila, nagpapadala tayo ng mga preacher doon. Ngayon, isang iglesia na yon, at panalangin natin na pagpalain yung Dulong Tangke na yon. Naging part din tayo sa gawain doon. At panalangin din natin yung pasasalamat natin sa Panginoon dahil nung Webes, pasalamat tayo sa anniversary natin na iniingatan tayo ng Panginoon. Ngayon ay pasalamat pa rin tayo dahil sa ginagawa niya sa atin. Next week, papasalamat ulit tayo dahil sa dami ng ginagawa ng Panginoon, talagang dapat umapaw yung salitang pasasalamat sa ating puso. So ipanalangin natin yung mga bagay na yan. So let's pray. Panginoon, katulad nung narinig namin kanina, itong aming bibig na napakaliit na bagay, pero grabe kung ito ay pinabayaan namin na magsalita ng walang kabuluhan. Lord, sa pamamagitan nito, dumaraan dito ang pagsumpa at pagbibigay ng papuri sa inyong pangalan. Pero gusto lang namin sana ang mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa inyo ang lumalabas sa aming mga bibig. Kaya Lord, turuan niyo kami. Bigyan niyo kami ng karunungan kung papaano namin kukontrolin o pangungunahan ang aming mga bibig. Bigyan niyo kami ng karunungan, Lord, dahil may mga pagkakataon na dapat kaming magsalita. At may pagkakataon din naman kaming dapat manahimik. Lord, bigyan niyo kami ng discernment sa bagay na yan. Bigyan niyo kami ng karunungan kung paano namin gagamitin ang bibig na ito, ang dila na ito, na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. At ngayon, sa inyong harapan, gagamitin namin ang aming bibig ng pagbigay ng papuri sa inyong pangalan dahil sa marami ninyong ginagawa sa aming iglesia. Salamat Panginoon sa 26 years ng existence ng church na ito na nandirito nakatayo, ang inyong lampstand ay nandirito sa aming kalagitnaan. Panginoon, salamat at hindi niyo tinatanggal. Salamat Panginoon dahil ikaw ang nasa forefront, ikaw ang nangunguna sa aming kalagitnaan. Sa pag-meet namin dito every Sunday, maging sa prayer meeting, sa anumang mga fellowship, andiyan dyan kayo Panginoon at hindi nyo kami pinapabayaan. Kaya salamat ng marami Lord sa bagay na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa kabutihan ninyo sa aming bilang isang iglesia. Salamat din sa pagbigay mo ng maturity, ng level na kung saan ang mga kapatiran dito ay hindi nanatiling stagnant o nanatili sa si status ng aming pananampalataya, kundi gumamit ka ng mga pagsubok sa buhay, pagsubok sa iglesia, para sa ganun maging matatag ang bawat isa sa pananampalataya at pagkakakilala sa inyo. Salamat Panginoon sa bagay na ito. Salamat at hindi nyo kami pinabayaan na mahulog sa kasalanan. Tinawag niyo pa kami, iningatan niyo kami, nag-provide kayo sa aming mga pangangailangan ng biyaya, ng kalakasan, na para magpatuloy kami sa buhay Kristiyano. Salamat din sa mga dinagdag mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat dati na nag-covenant kami, mga 21 o 22 lang kami, pero ngayon, 100
O almost 100. Salamat Panginoon sa bagay na ito. Hindi ito gawain ng tao. Gawain ninyo ito, Panginoon. Kaya purihin ang pangalan nyo at kung sa kalooban pa ninyo, magdagdag pa kayo ng inyong mga tao sa aming kalagitnaan. At kung kalooban nyo pa rin, Lord, palaguin kami sa aming pananampalataya na maging matatag kami bilang mga Kristiyano, mga mature Christian, mga matatag na Kristiyano, mga matatapang na Kristiyano, at handang gamitin ang mga kaloob na yan para sa inyong kaluwalhatian. Lord, napakarami pa naming papanalangin. Baka maubos ang oras namin, Lord, sa salitang pagpapasalamat sa inyo. Sa susunod na yung iba, Lord, at kaya purihin ang inyong pangalan. Salamat ng marami. At sana po, huwag kayong magsawa na magbigay ng biyaya sa bawat isa sa amin para sa ganun habang kami lumalakad, parati naming sinasambit sa aming mga bibig ang salitang pasasalamat. Salamat din sa patuloy na paggawa mo sa salitran, sa pagtulong mo sa kanila bilang isang batang iglesia sa kanilang kalagitnaan. Sana nga po patatagin mo ang bagong iglesyang ito. Sana nga lumayo pa sila o lumawak pa sila, lumaki pa sila at lalo pang maging matatag ang iglesyang ito. Gamitin mo sila para sa pagpapalaganap ng inyong kaharian doon sa salitran sa Cavite. Salamat din Panginoon, ginamit mo rin ang iglesyang ito sa gawain sa dulong tangke. Salamat Panginoon at ngayon ay isang iglesya na siya dyan sa Valenzuela. Salamat Panginoon at tumawag ka rin at gumawa ka rin ng isang iglesia dyan sa madilim na lugar na yan. At sana nga manatili ang liwanag nila dyan sa lugar na yan. Sana lalo mong gamitin ang mga kapatiran dyan sa Valenzuela, dyan sa dulong tangke na mag-evangelize sila ng gusto. I-share nila ang gospel at gamitin mo na ang maging ang patotoo nila ay tunay na maging makinang sa mga mata ng tao. Sana hindi lang isa, kundi marami pang mga iglesia ang matatag dyan sa lugar ng Valenzuela. At kinukumit din namin sa inyo, Lord, na patuloy kang gumawa sa aming kalagitnaan, na patuloy mong tawagin ang iyong mga tao sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Lord, magligtas ka pa rin. At kinukumit namin na ang inyong salita ay lalo mong pagtibayin sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo ako, Panginoon, na sa aking kahinaan, ipakita mo na malakas ka, Panginoon. Malakas ang inyong salita sa bawat isa sa amin. Naalala pa rin namin si Pastor Steve ng mga ngaral sa Iligan. Sana po ay bigyan niyo pa rin siya ng kalakasan, i-sustain mo siya, at nawa ang salita na dadalhin doon ay maging pakipakinabang sa kanilang kalagitnaan. Salamat po ng marami. In Christ's name we pray. Amen. Habilang pagsamba po natin sa Panginoon, ay pagkaloob po natin ang ating mga handog. Bago po natin pakinggan ang salita ng Panginoon, tayo po'y umawit ng isang hymn ng panalangin, hymn number 254. Tayo po'y magsitayo sa pag-awit po ng hymn number 254.
expel the darkness from our minds. Angel, arise. Hear these thunder lords. Thou and me paraclete. Give us to lie with humble hope. At our bidding mercy, revive our drooping head. Our doubts and fears remove, and redwelling our breast afflict of never dying blood. God lives as of our sin, and lead to Jesus God, and to our wandering you reveal the secret love of God. Is not to cleanse the heart, to sanctify in every part, and you create the whole. Well, therefore, in our hearts, our minds from bondage free, then we shall know and praise and love the Father, Son, and Thee. Mari na po tayong magsiupo at tatawagin na po natin si Pastor Alex. Pinag-aaralan natin ang salitang backsliding, ano? At sa Tagalog nga, pagtalikod o panlalamig. No? Actually, ang hirap nga hanapan ng Tagalog nito eh. Nadulas, pababa, o pabaliktad. Back, literal, ano? Pero gamitin natin yung salitang panlalamig at pagtalikod. At itong backsliding na ito, makikita natin ito ay patungkol sa mga mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka naman magbabackslide eh. Hindi ka naman lalamig kasi nanduro ng puso mo sa kasalanan eh. Talagang ang desire ng puso mo manlamig. Ayaw mo lumapit sa Diyos. So itong makikita natin, ito'y patungkol sa mga mananampalataya. Kumikilala kay Jehovah. Kumikilala sa may Diyos, na totoong Diyos, na nagliligtas. Mga tinawag, mga mahal ng Diyos. At itong salitang backsliding, mga kapatid, ito ay karaniwan na sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa, no? Nagkakaroon ng pagkakataon ng panlalamig sa Panginoon. Nagkakaroon ng pagtalikod sa Panginoon. Di ba? At ito ay hindi walang exemption sa isang iglesia. Wala rin exemption sa isang tao na mananampalataya. Kataon, talagang nakita natin nung una nating mensahe na nandito tayo, umaawit, nakikinig, pero ang puso natin malamig. Gumagawa tayo ng mga gawain para sa iglesia, pero ang puso natin wala sa ginagawa natin. May panlalamig. Si Samson, tinignan natin yung kanyang buhay. Nagsimula sa paglakad-lakad. Patingin-tingin. At sa kanyang pagtingin, nahuli siya. Nahuli siya ng isang babae na tiga-Timna. At yun ang nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Yun ang naghiwalay sa kanya sa Panginoon. Nalamig siya. At yung unti-unting proseso ng paglalamig niya, ng pagtalikod niya sa Panginoon, grabe ang kinahinat na niya. Kawawa si Samson. Andoon sa loob ng Pilisteo, sa garrison ng Philistine. Nagga-grind nung pagkain nila. Binulag ang mata. Si David, nalamig din sa Panginoon. At ano ang idinulot nito?
kasalanan. Nanganak pa ng isang kasalanan kay Uriah. Kalungkutan. At ayaw nating mangyari ang bagay na ito. Ayaw nating manatili ang isang mananampalataya na manlamig o tumalikod sa Diyos ng matagal. Ang tunay na mananampalataya, pag siya ay nakakaramdam ng panlalamig at pagtalikod sa mahal niyang Diyos, siya ay bumabalik muli. Kaya ang hirap sabihin, nakamit na ba kayo, may namit na kayo na isang professing Christian na nagsabi, tinanong mo, bakit di ka na umatin ng church? Sasabihin na, nagbabackslide kasi ako eh. Nalalamig lang ako sa darating din yan, pupunta rin ako sa church. Lalapit din ako sa Panginoon. Brethren, kung alam mong ikaw ay nanlalamig, dapat bumalik ka na kaagad sa Panginoon. Dahil delikado ang kalagayan mo. Ang tunay na mananampalataya, pag alam niyang nanlalamig, dapat asikasuhin niya yung kanyang sarili at umayos sa harapan ng Panginoon. Dahil ito ay gawain na dapat nating pag-isipan ng mabuti. Dahil kung hindi natin pababayaan, kung hindi natin gagawin kaagad na manumbalik sa Diyos, sigurado, baka maging katulad tayo ni David, maging katulad tayo ni Samson, o ng mga ilang kapatiran na tumalima at tumalikod sa Diyos nang napakatagal. So ulitin ko po, ito ay para sa mga mananampalataya at ang mga mananampalataya, pag nag-backslide, bumabalik sa Panginoon. Ano po? At ang text po natin o ang ating tatalakayin ngayon ay kung papaano manumbalik sa Diyos. Papaano ba? Ano ba ang dapat kong gawin? Ako'y may panlalamig sa Diyos. Ako'y tumalikod sa Diyos. Anong gagawin ko? So ayun yung tanong na ating sasagutin sa hapong ito. At inaanyayahan ko kayo sa Lumang Tipan sa Hosea chapter 14. Hosea chapter 14. Itong Hosea chapter 14, brethren, napakagandang chapter na ito. Punong-puno ng awa, punong-puno ng biyaya. Itong chapter na ito. Sabi dyan, at i-concentrate natin ang ating babasahin, ang ating pag-aaralan sa 1, 2, and 3. Hosea chapter 14. Ito yung unang aklat sa 12 minor prophets, ano? Sa ating Biblia. Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord. Say to Him, take away all iniquity and receive us graciously that we may present the fruit of our lips. Assyria will not save us. He will not ride on horses, nor will we say again, our God, to the work of our hands, for in you the orphan finds mercy. Yan ang ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito. At makikita natin yan sa dalawang bahagi. Unang-una, a gracious call to return. Ano? Verse 1, return, O Israel, to the Lord your God. Ikalawa, kung merong tawag ng pagbalik o manumbalik, ang tanong siguro natin eh, paano manumbalik? May tawag eh. Anong gagawin ko? Di ba? So, yun yung ikalawa. Ayan yung verse 2 and verse 3. So, manalangin muna tayo bago tayo lumapit sa Panginoon. O Lord, tunay nga na napakadakila ninyo at binibigyan niyo pa ng pag-asa ang mga taong nalalamig at tumatalikod sa inyo. Binibigyan niyo pa sila ng awa na kung saan ay sa paglapit nila ay iyong tatanggapin. Sana nga makita namin ito sa hapong ito, Panginoon, na kung merong nanlalamig sa aming kalagitnaan, kung merong nagkukunwari sa aming kalagitnaan, kung merong tumatalikod sa inyo, Panginoon, tawagin mo siya at ibalik mo muli sa inyong kalagitnaan. Pagpalain mo sana ang mensaheng ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, itong aklat ng Hosea nating sa ating pinag-aaralan, makikita natin na ang Israel ay punong-puno ng kasalanan. Ano? At itong si Prophet Hosea,
tinawag ng Panginoon para maghula o mag-prophesy sa kanilang kalagitnaan. At sa gitna ng kasalanan ng Israel, grabe, judgment dapat ang huling chapter ng Hosea. Kasi kasalanan eh. Minahal sila ng Diyos. Hindi. Tapos ang mga tao na ito, hindi nila binigyan ng pansin. Pero mapapansin nyo itong chapter 14, grabe ang biyaya ng Panginoon. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Sinabi niya rito, "Return, O Israel! Return!" May panawagan ng Panginoon sa gitna ng inyong kasalanan, sa gitna ng inyong panlalamig. Lumapit kayo! Manumbalik kayo, O Israel! In fact, itong salitang ito, pwede nating i-apply sa gospel message. Kasi itong return, kasama to, o pwede nating sabihin, yung salitang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pwedeng i-apply ito sa gospel message, sa ebanghelyo. Pwede natin itong gamitin sa salita na kung saan kayong mga makasalanan. Magsisi kayo, manumbalik kayo sa Diyos. Kayong mga kaibigan namin na hindi pa nakakakilala sa Diyos, na punong-puno ng kasalanan, manumbalik kayo sa Kanya. Ayan ang panawagan. Return. Manumbalik. Sumama. Pero alam nyo, in-apply talaga ito, itong salitang return, in-apply ito sa mga taong nagbabackslide. Sa mga taong naliligaw ng landas sa Panginoon. Pansinin nyo yung verse 4 na hindi natin binasa kanina. Nakalagay dyan, "I will heal their apostasy, I will love them freely." Sa NASB po, yung salitang apostasy sa Hebrew, ginamit apostasy. Pero sa King James, ang ginamit po dyan, kung meron kayong King James version, backsliding. Ano? Yung Hebrew din word na ginamit dyan, ay pwedeng i-translate na backsliding. So itong mensahe na ito, itong context talaga na ito, ay nagpapakita na nalamig talaga ang bansang Israel. Kaya kukunin natin to sa konteksto ng mga nag-backslide sa harap ng Panginoon. Kaya ito yung text na napili ko kung paano tayo manumbalik sa Diyos. So ang tawag ng Panginoon, ginamit si Hosea, sinabi niya, "Return, O Israel! Kung ano man ang ginagawa ninyo, kung sino man ang inyong sinasamba, itigil niyo yan at kayo ay manumbalik sa akin. Lumapit kayong muli sa akin. Huwag kayong mahiya. Dahil sa mga ginagawa niyong kalokohan, kasalanan, nanlamig kayo sa akin, iniwanan ninyo ako, nagsamba kayo sa Diyos-Diyosan, huwag kayong magdalawang isip na bumalik sa akin." At in fact, makikita natin kung kanino sila dapat bumalik. "Return, O Israel, to the Lord your God." Sa covenant God, kay Jehovah, bumalik kayo sa Kanya o manumbalik kayo sa Diyos. Bakit sinabing "to the Lord your God"? Capital yung ginamit na L-O-R-D, ano? Covenant. Diyos ng tipan. Lumapit kayo sa Kanya. At sa paglapit ninyo, bakit? Hindi niya kayo itatakwil. Hindi niya dyan sinabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong mga loko-loko, kayong mga makasalanan, parurusahan ko kayo." Hindi. Covenant-keeping God. Ang mabait na Diyos. Ang punong-puno ng awa na Diyos. Ang matuwid na Diyos. Na sa aking paglapit, hindi ako makakaramdam ng paghihiwalay. Yun ang sinasabi dyan, mga kamandig. Lumapit kayo dahil hindi kayo pababayaan, hindi kayo itatakwil. Ang Diyos na ito ang una niyong pag-ibig. Itong umibig sa inyo, itong nag-ingat sa inyo, ito ang nagpalaya sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto, ito ang nag-provide sa inyo ng pagkain sa wilderness, ito ang nagbigay sa inyo ng lupa na inyong matitirhan, ito ang nagbigay sa inyo ng mga hari na pangungunahan kayo. Ito ang nagbigay sa inyo ng provision sa inyong pangangailangan. Nagligtas, ginamit ng Diyos ang mga hari na yan o ang mga tao ng Diyos, tinawag niya para iligtas kayo sa tiyak na kapahamakan. Andito ako ang Diyos ninyo.
Ako ang una niyong pag-ibig. Lumapit kayo, manumbalik kayo sa akin. Huwag niyong intindihin yung mga Diyos-Diyos andyan. Sa ibang tao o sa ibang lugar. Manumbalik kayo sa Kanya. Siya ang Jehovah God. Hindi siya tao. In fact, sinabi nga niya yun sa Hosea. I am not man. Verse 9, 11, chapter 11, verse 9. I will not execute my fierce anger. I will not destroy Ephraim again. For I am God and not man, the Holy One in your midst. I will not come in wrath. Lumapit kayo. Tatanggapin ko kayo. Hindi ako magagalit sa inyo. Alam ko may kasalanan kayo, pero hindi ako magagalit sa inyo. Hindi ko ibubuhos ang galit ko, ang kapuotan ko sa inyong harapan. Kahit na kayo ay nagtakwil sa akin, lumapit kayo sa akin. Ako ang inyong Diyos. Ako ang Diyos ng tipan. At bakit ako lalapit sa inyo? Siguro yan ang tanong natin, ano? Nakalagay dyan, for you have stumbled because of your iniquity. Yung salitang stumbled po dyan sa King James, fallen, ano? Nahulog. Yung Hebrew din, pwede natin i-translate doon sa salitang yon, no? Bakit kayo kailangan lumapit, Israel? Kasi malalim ang inyong pagkahulog sa kasalanan. Hindi biro ang ginawa ninyo. Talagang nahulog kayo, hindi lang kayo nalamig. Talagang tumalikot kayo sa Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay. In fact, si Hosea tinawag ng Panginoon para isalita lahat ng mga kasalanan nila. O sa chapter, actually napag-aralan na nga natin ito, no? Pero para mailagay natin sa context, sa chapter 4, makikita natin dyan yung kanilang history ng kasalanan. No faithfulness, verse 1. No kindness, no knowledge of God in the land. Verse 2, chapter 4, there is swearing, deception, murder, stealing, adultery. They employ violence, bloodshed. Grabe. Lack of knowledge, reject knowledge ng Panginoon. Pati yung mga priests ay kamalian ang ginagawa. At higit sa lahat, iba ang kanilang Diyos. Iba ang kanilang Diyos. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mas mahal nila ang Diyos-Diyosan. Yung pagan practice, ginagawa nila. So ano ang nangyari? So meron silang worship na ayon sa salita ng Panginoon at meron din silang worship na ayon sa pagano. Nagsama na. Nagsasamba sila sa isang lugar na kung saan nag-offer sila ng sacrifice sa mga Diyos-Diyosan. Para sa kanila, baliwala yun. Masaya sila. Yung pagan practice, yung anilang Jewish practice, naghalo na, okay lang yun. Pero sa Panginoon, ayaw niya yun. Ang gusto niya, ito ang aking kautusan, ito dapat ang sundin. Pero iba ang ginawa. Pero alam niyo mga kapatid, ganito na ang nangyayari sa atin ngayon eh. Ang salita ng Panginoon sa isang worship, talagang binibigyan halaga. Pero, dinadagdagan ng karunungan ng tao, ng pilosopiya ng tao, pinagsasama, at ano ang nangyayari? Nag-worship sila sa Panginoon. Para sa kanila, okay lang yon. Pero sa Panginoon, hindi okay yon. Galit ang Panginoon. In fact, dito sa Old Testament, makikita natin, mas mabigat pa nga ang pagsamba nila sa pagan worship. Ginagamit nila yun. In fact, ngayon din naman sa ating kalagitnaan, sa ibang churches, di ba? Mas mabigat pa yung filosofiya ng tao na ipinapasok sa iglesia para gamitin at gawin ang mga kagustuhan ng tao. Okay lang yun para sa kanila. Hindi, brethren, galit ang Diyos sa bagay na yun. Ito ang salita ng Diyos, ito dapat ang gamitin, ito dapat ang sundin. At hindi ang kagustuhan ng tao.
So malalim ang pagkahulog ng Israel sa kanilang kasalanan. Iniwanan nila ang Diyos. Iniwanan nila. Nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Nanghina sila. Kaya nga, tinawag si Hosea ng Panginoon para mangusap sa kanila. Hosea chapter 14 verse 1. Return! Return to me, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Lumapit kayo sa Diyos! Manumbalik kayo! Brethren, napakasarap na ang isang tao manumbalik sa Diyos. Di ba? Napakasarap. Naalala nyo sa Bagong Tipan na yung isang tao makasalanan, nagsisi sa kanyang kasalanan at nanumbalik sa Diyos? Sino ang natuwa? Sino ang natuwa? Sino ang nagalak? Ang Diyos, ang mga anghel sa kalangitan. Kahit na isang makasalanan ang magsisi, manumbalik sa Diyos. Ayun ang gusto ng Panginoon. Manumbalik kayo. Kayong mga nanlalamig sa Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, isang kagalakan ang marinig o makita ang isang taong nanunumbalik sa Diyos. Naalala nyo yung prodigal son? Naalala nyo yun? Lumayas yung anak niya. Umalis, iniwanan yung ama. At sa kanyang pagbubulay-bulay dahil sa nangyari sa kanya, anong ginawa niya? Siya ay nanumbalik sa kanyang ama. At habang malayo pa lang yung anak niya, nakita niya na meron ng ngiti sa kanya. Kahit na amoy baboy siya, niyakap niya. Minahal niya. At hindi lang yon, nagbigay pa siya ng handa. Brethren, isang masaya, mayabong ang isang tao na manumbalik sa Diyos. Lumapit sa Diyos. At yan ang gusto ng Panginoon. Kayo, Israel, mga anak ko, bansa na aking iningatan, bansa na aking tinawag sa lumang tipan, ipinakita ko ang kapangyarihan ko sa inyo. Manumbalik kayo sa akin. Lumapit kayong muli sa akin. Huwag niyong isipin na kayo'y makasalanan at hindi ko na kayo tatanggapin. Ako si Jehovah God. Punong-puno ng awa. Punong-puno ng pagmamahal. Hindi ko kayo pagagalitan. Hindi ko kayo pakpakitaan ng kapuotan sa aking mga kamay. Return, O Israel. Manumbalik kayo. Kaya mga kapatid, nananawagan ako sa inyo. Kayong mga nanlalamig, tinatamad. Ang daming mga excuses. Sa devotion, ang daming mga ginagawang pagkakataon na talagang kinakalimutan magbasa. Manalangin sa prayer meeting, personal prayer life. Kung kayo'y nanlalamig, nananawagan ako sa inyo, huwag niyong patagalin ang panlalamig na yan. Manumbalik kayo sa Diyos. Manumbalik kayo. Dahil mabuti ang Diyos, tatanggapin kayo kahit na ano ang nangyari, kahit na ano ang nakaraan sa iyo. Manumbalik ka sa Panginoon. E ang tanong natin, paano ba? Paano ba ang manumbalik sa Panginoon? Verse 2. Take words with you and return to the Lord. Say to Him, take away all your iniquity and receive us graciously that we may present the fruit of our lips. Take words. Take words with you. Ang salita pong ito ay dalhin mo ang salita ng pagsisisi. Take words with you and pray and say, nakalagay dyan, and say, take away all iniquity and receive us graciously. Manalangin ka at sa iyong pagdarasal, dalhin mo ang salita ng pagsisisi. Dalhin mo yun, Panginoon. Alam mo ang laman ng puso ko.
Patawarin mo ako sa aking panlalamig. Patawarin mo ako, Panginoon, kung nabaliwala ko ang pag-ibig mo sa akin. Kung pinabayaan ko ang mga oportunidad na pinagkaloob mo sa akin. Lahat ng iyong mga kasalanan, take away all my iniquity, ipag-pray mo. Total, alam naman ng Panginoon yan eh. Kahit nakakahiya. Wala naman magandang kasalanan eh. Lahat ng kasalanan nakakahiya eh. Kasi abomination to sa harapan ng Diyos eh. Sabihin mo sa Panginoon, take words with you. Ilapit mo ang salita ng pagsisisi. Pero hindi lamang salita ng pagsisisi, dahil kung mapapansin natin dyan sa kanyang panalangin, take away all iniquity and receive us graciously. Ano ba yung salitang graciously? Receive us graciously. Eh mga salita ito ng Diyos eh. Ng Jehovah God, ng covenant-keeping God, na ako'y maawain. Gracious. So, binibigyan ng pansin ang salita ng Panginoon sa paglapit mo, sa paghingi mo ng pagsisisi, sabihin mo yung kasalanan mo at sabihin mo rin ang mga salita ng Diyos, mga pangako niya na hindi kanya itatakwil kung ikaw ay lalapit sa kanya. Panginoon, mabait ka. Lumalapit ako sa inyo at nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. Alam ko, pag ako'y humingi sa inyo ng kapatawaran, patatawarin mo ako. Slow to anger, but abounding in loving kindness. Pagdasal natin yan, mga bagay na yan. At kung nagawa na natin, brethren, anong mangyayari? That we may present the fruit of our lips. Ano ba yung bunga ng ating mga bibig? Kanina, dila eh, no? Ano ba yung bunga noon? Praise! Pasasalamat! I-anticipate mo yung pananampalataya ng pagsisisi, patatawarin ka ng Panginoon. Tatanggapin ang pagsisisi mo. Dahil ito'y galing sa puso at ito'y salita niya na hindi niya babaliwalain. So, pasasalamat sa Panginoon. At sa bagong tipan, ang daming mga pangyayari na ganun. Yung paralytic sa Matthew 5 o Luke 5, yung pinagaling. Sabi ni Jesus, ano ba ang mas madaling sabihin? Kunin mo yung paleta mo at tumayo ka o patawarin kita sa kasalanan mo? Nung sinabi niya, your sins are forgiven, yung mama tumayo at nagbigay papuri sa Panginoon. Ginlorify niya ang Panginoon. Brethren, ito ang Panginoon na handang magpatawad sa pananampalataya ng panalangin ng pagsisisi. Pero napapansin nyo, no? Ito yung mga means of grace. Ano? Take words with you. Salita ng Panginoon sa panalangin. Sabihin mo. Ipag-pray mo yung salita niya. Ibalik mo yung salita niya sa panalangin. Lord, gracious ka. Mabait ka. Hindi mo pababayaan na magkasala ako mahabang buhay. And say to him. Ano ba yung, and say to him, ano ba yung pinapakita niyan? Di ba prayer? Eh yung fruit of lips, yung praise. Di ba pasasalamat sa Panginoon? Mga means of grace na kung saan ginagamit para lumapit tayo sa Panginoon. Sa devotion ninyo, nakikita niyo ang salita ng Panginoon. Naaantik ang inyong puso. Kung kayo'y nalalamig sa pagbukas ng inyong salita, sometimes, the light surprises. Nakikita nyo ang sagot sa panlalamig nyo, sa pagtalikod nyo sa Panginoon. Panalangin, huwag nyong kakalimutan. Iingatan kayo sa panalangin. At pag huminto na kayo ng panalangin, brethren, isang bagay na yun para manlamig. Kasi ang tiwala mo sa sarili mo na eh. Hindi ka naman nanalangin eh. At kung hindi ka naman nanalangin, bakit kailangan mo pa magpasalamat sa Diyos? Di ba? Para ka nang si Frank Sinatra. I did it my way. Wala na tayong pasasalamat.
Pero itong mga means of grace, mga brethren, isang gawain ito para tayo ay ma-revive, mapalakas. So, nakita natin, kung paano lumapit tayo ng manalangin at sabihin natin kung ano ang mga nangyari sa atin. At makikita rin natin, mga kapatid, na kung saan pwede pa nating palawakin ang bagay na ito. Palawakin pa natin kung paano ang pagsisisi, kung paano manumbalik sa Diyos. Nakita lang natin yung prayer na kung saan mangungusap tayo ng pagsisisi. No? Magsisisi tayo. Pero palawakin pa natin ito. Paano ba magsisi o manumbalik sa Diyos? No? Sa prayer, konteksto ng prayer na may puso sa ating kalagitnaan, suggestion, unang-una, paano manumbalik sa Diyos? Dapat mo munang makita na ikaw ay isang makasalanan o merong kang kasalanan sa iyong puso. Hindi ka naman maghingi ng sorry o manunumbalik sa Diyos kung hindi mo alam na ikaw ay nanlalamig o tumatalikod sa Diyos. Kailangan makita mo muna na may problema sa puso mo. Kailangan makita mo muna na ikaw ay nanlalamig at bakit ganito ang buhay mo. Kasi bakit ka magsisisi? Anong pagsisisihan mo? Paano ka mananalangin kung hindi mo alam ang issue sa buhay mo? So kailangan mo munang makita na ikaw ay nanlalamig sa harapan ng Diyos. Dapat makonvict ka muna. At yan ang ginawa ni Hosea. Sa chapter 4, pinakita ni Hosea, ito ang kasalanan ninyo. Chapter 5, chapter 6. Ito ang sitwasyon ninyo. Kaya nga sa chapter 14, tinawag niya, return to me. So dapat makita muna. Doon nga sa Revelation chapter 2, doon sa Ephesians church, sa Ephesus. O tama, na kung saan, abalang-abala sila sa iglesia, abalang-abala sila sa doktrina, pero ano ang negative sa kanila? Kinalimutan nila ang kanilang unang pag-ibig. Kaya nga ang encouragement sa kanya, therefore, Revelation 2, ano? Therefore, remember from where you have fallen and repent. Tignan mo kung saan ka ng lamig. Tignan mo kung saan mo iniwan ng Panginoon. Doon ka nadapa. Doon ka bumangon muli. At iyon ang ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya dahil nakundik ka sa iyong kasalanan. Kung ito man ay panlalamig sa pagsamba sa araw ng Linggo, kung ito man ay panlalamig sa pagmamahal mo sa isang kapatid o sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon. So unang-una, kailangan alam mo ang iyong pagkakamali o panlalamig. Dalawa, hanapin mo kung merong problema sa puso mo. Hanapin mo. Search. Lord, search me. Search me, Lord. Tulungan mo ako. O ang banal na spirito, tulungan mo ako. Halukayin mo ang puso ko. Kung merong kasalanan na magkukos o magiging daan para manlamig ako, para lumayo ako sa inyo, Panginoon, ipakita mo sa akin yan. Baka nagbubulag-bulagan lang ako. Baka nagkukunwari lang ako. Parang okay lang ako yung pala. Hindi. Lord, ano yung bagay na yun? Bakit matamlay ang pagsamba ko sa inyo linggo-linggo? Bakit pag hinahawakan ko yung Biblia at nagdi-devotion ako, parang tinatamad ako? Lord, ano yung cause? May pag-ibig ba na iba sa puso ko? Mas mahal ko na ba yung mundo? Kaya ayoko na makipag-fellowship sa mga kapatiran sa church? Mas gusto ko ba makipag-fellowship sa mga kaibigan ko sa mundo? Lord, i-search mo ako. Gamitin mo yung mensahe linggo-linggo. Gamitin mo yung pagkakataon na mabasa ko ang inyong salita. Makita ko ang kahinaan ng puso ko.
Importante 'yon sa mga mananampalataya. May mga darling sin tayo. May mga respectable sin. Lord, ito bang respectable sin na ito ang nagiging daan para lumayo ako sa inyo? Lord, ito bang trabaho ko ang nagiging daan? Ito bang babaeng ito ang nagiging daan? Ito bang lalaking ito ang nagiging daan ng panlalamig ko? Lord, tulungan mo ako. I-search mo ang puso ko. Mga kapatid, malaking bagay yon sa bawat isa sa atin. Lord, search me. At kung ipakita ng Panginoon dito sa pulpit, diyan sa inyong upuan, sa inyong salita, sa salita ng Panginoon, magpasakop tayo. Huwag natin labanan. At kung tayo'y tinamaan, lumapit tayo sa Panginoon at magsisi. Manumbalik tayo sa Kanya. Ikatlo, grieving over sin. Sa paghingi mo ng pagsisisi sa Panginoon, sa pagbalik mo sa Panginoon, kailangan makita na meron talagang kalungkutan sa iyong kasalanan. Nakita niyo kay David, yung panalangin niya sa Psalm 51? Makikita natin doon yung bigat ng puso ni David nang siya ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Talagang nalungkot si David. At kung mababasa niyo pa yung ibang mga awit ni David, grabe, umiiyak siya sa kama. Yung mga buto niya talagang masakit dahil iniisip niya yung kasalanan. Nasaktan niya ang banal na Diyos. Yung humirang sa kanya bilang isang hari. Yung tumawag sa kanya. Yung nagbigay sa kanya ng pribileyo na pangunahan ng Israel. Napakabuti ng Diyos. Iningatan siya ng Diyos. Pinagtagumpayan niya ang mga ilang laban niya. Hindi siya pinabayaan. And yet nagkasala siya. Kaya yung panalangin niya, sa iyo lang, Panginoon, ako nagkasala. Yung kaligayahan na pinamigay mo o na binigay mo sa akin, nawala. Kaya nga panalangin niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Kung mananatili ka sa kalagayan na ganyan ng panlalamig, masaya ka ba? Hindi. So sa paglapit mo sa Panginoon, mayroong sense, may bigat dahil sa kasalanan na ginawa mo. May kalungkutan. Kapatid, ganito ka ba manalangin? Pag humihingi ng kapatawaran sa harapan ng Diyos? Araw-araw nagkakasala tayo. Araw-araw ka rin ba nagsisisi? Kaapat, nakita natin kung paano manumbalik sa Diyos. Dapat makita natin yung kasalanan natin. At kung wala man, tulungan tayo ng Panginoon kung bakit tayo nalalamig, nasaliksikin ang ating puso. Yung ikatlo, pagkaroon tayo ng pagkamuwi o pagkabigat sa ating puso na makita natin ang kasalanan. Ay kaapat, i-confess natin yung kasalanan. Ano? Hindi lang sana 1, 2, 3, kundi idiretso natin hanggang 4. I-confess natin yung kasalanan. Sabihin natin ang kasalanan. Kaya nga sinabi niya nga dyan, take words with you. Sabihin mo yung kasalanan na yun sa Panginoon. At in fact, kahit nga hindi mo nagawa kasi may mga kasalanan na hindi mo alam, kasalanan pala eh. Yung prayer niya sa Psalm 19, forgive me also yung mga unknown sin na gawa niya. Pero dito makikita natin, i-confess mo yung kasalanan na yun. I-identify mo sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad. Bagaman alam niya yung kasalanan na yun, eh mas magandang humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ano? Ihingi mo. Kahit na alam niya. Sabihin mo ang panlalamig. Alam niyo mga bata, mga magulang na rin, ano? Isang kagalakan
sa isang magulang na marinig ang confession ng kanilang mga anak. Di ba? Sabihin ng mga anak, sorry Panginoon, sorry po, Ama, patawarin mo ako, hindi ko na uulitin. Di ba masarap? Yung oras na dinidisiplina mo yung anak mo, maliit pa lang siya, pinapalo mo na. Alam mong mali yung kanyang ginagawa. At alam niya rin mali yung kanyang ginagawa. Pinalo mo. Ayaw mag-sorry. Ayaw humingi ng paumanin o kapatawaran. Pinalo mo uli. Ayaw ngang umiyak. Antigaas. Pinalo mo uli. Pinalo mo. Pinalo mo. Hanggang sa mabiyak na yung puso mo sa kakapalo. Dahil yung anak mo ang tigas. At sa huli, pinalo mo. Gusto mo nang bumigay. Pero yung huli na yon, biglang nabasag ang puso ng anak mo at niyakap ka, Papa, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Patawarin mo ako. Yung galit ng puso mo, yung pagmamahal pala, kasi pinapalo mo siya ng, nasa konteksto ng pag-ibig. Yung gusto mo nang bumigay ka, gusto mo nang mag-give up ka, yung huling palo na yon na nagbigay sa anak mo, na maintindihan niya na mali ang kanyang ginagawa at i-confess niya sa iyo ang kanyang kasalanan, yakapin ka, Papa, sorry, Mama, sorry, patawarin mo ako. Anong pakiramdam nung ama? Anong pakiramdam nung ina? Yung galit mo, parang nawala lahat. Di ba? Nawala lahat! In fact, nagtawanan nga kayo nung pinapalo niyo yung anak niyo eh. Na nag-sorry na eh. Nagyakapan na kayo. Nagpatawaran na kayo. Kapatid, isang magandang tunog sa tenga ng isang magulang. Isang masarap na kung gusto mong hanapin. At yan din ang gusto ng Panginoon. Isang masaya sa tenga ng Panginoon, kung pwede kong sabihin, ang isang tao na humingi ng kapatawaran, kinonfess niya ang kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang sarap. Ganun. Ang gusto makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano? Kaya ang tanong, eh pastor, malaki na yung anak ko eh. Hindi ko na pwedeng paluin eh. Oo nga, no? Hindi na natin pwedeng paluin, din na. Pero, mga anak, alam nyo, gusto pa rin ng marinig ng inyong mga magulang ang salitang ama, tatay, patawarin mo ako sa mga pagkakasala ko sa inyo. Mga anak, kailan kayo humingi ng kapatawaran sa inyong mga magulang? Bagaman malalaki na kayo, hindi na kayo pwedeng paluin. Kailan kayo humingi ng kapatawaran? Hindi kayo perpekto. Nagkakasala kayo. Tinatanong ko, kailan kayo humingi ng kapatawaran sa inyong mga magulang? Maraming pagkakataon, mga anak, nasasaktan din ninyo ang damdamin ng inyong mga magulang. May mga pagkakataon na akala ninyo okay lang sa inyong mga magulang. Pero hindi. Kung may kasalanan, humingi pa rin kayo ng kapatawaran sa inyong mga magulang. At mga magulang, kailan kayo nagsabi na sorry, o patawarin mo rin ako sa aking mga kasalanan sa inyong mga anak? Kailan? Nung bata lang ba sila? Eh ngayon malalaki na. Napakaganda kung mayroong pagkakaisa at pagkakaibigan sa ating pamilya. Pero isipin natin kung ang ganito ang gusto nating mangyari sa pamilya natin, how much more sa Panginoon? Tayo'y isang
kapamilya ng Panginoon. Nakita nyo lang last week, ano? Yung father and son, yung adoption. May magulang tayo. Tayo mga anak, inampun tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Eh gusto na makita rin ang Ama ng Diyos. Na kung meron tayong kasalanang nagawa, i-confess natin sa Kanya. At isang magandang musika sa tenga ng Ama ang mapakinggan ang paghingi ng kapatawaran dahil sa iyong kasalanan. So let's move on. Ano? Mga kapatid, nakita natin, dapat mag-confess sa ating mga kasalanan. At ikalima, talikuran na natin ito at magkaroon ng tamang paglakad sa harapan ng Diyos. Dapat lumakad ng maayos. Kaya nga sinabi niya sa verse 3, Assyria will not save us. We will not ride on horses, nor will we say again, our God, to the work of our hands. For in you, the orphan, find mercy. May pagbabago. Hindi na Assyria ang tutulong sa inyo. Hindi na sila ang tutulong sa inyo para kayo ay makalaya. Meron na kayong Diyos na tutulong sa inyo. Dahil pinatawad na kayo, binigyan na kayo ng pagkakataong muli na maipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa inyo na kayo ay iligtas sa kamay ng mga kaaway ninyo. We will not ride on horses. Ano ba ibig sabihin nun? Eh, nung time nila may gera eh. Ano ba yung kabayo? Pag ang kabayo, ginawa, parang mga tangke yan eh. Yung mga advantage yan pag may mga kabayo eh. Kahit na may kabayo, pero ang victory, kanino? Sa Panginoon. So ang pagtitiwala namin, hindi na sa kabayo, hindi na sa mga armory, hindi na sa mga barel o pana, hindi na sa tabak, hindi na sa number ng mga sundalo, kundi ang tiwala namin, ang pagtatagumpay namin, sa Diyos. May pagbabago. Hindi lang yun. Etong mga Diyos-Diyosan namin, hindi na namin sila sasambayin. Sila yung mga gawa ng mga kamay namin. Meron na kaming totoong Diyos. Manunumbalik na kami sa Kanya. Si Jehovah na ang makapangyarihan Diyos. Siya ang aming Diyos ngayon. At itong Diyos na to ay punong-puno ng awa. Hindi niya kami pababayaan. Sa pakikibaka namin na ito, sigurado sa pagbalik namin sa Panginoon, may pagbabago sa aming mangyayari. Lord, tulungan niyo kami, i-search mo ang aming mga puso. Tignan mo kung anong mali namin. Ipakita mo. At kami alalapit sa inyo. Magsisisi kami sa mga bagay na yan. Ikatlo, dapat nating makita na ang pagsisisi ay may kasamang kalungkutan, may pag-iiyak, may sorrow sa pagkit natin sa Kanya. At ikaapat, dapat nating sabihin sa Panginoon ang ating mga kasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At ang ikalima, tayo ay napatawad na ng Panginoon, mamuhay tayo ayon sa Kanyang nais. So brethren, kung kayo ay nanlalamig sa Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Lumapit kayo sa Kanya. Huwag niyong pahintulutan na sa oras na ito, bukas, mamaya, sa makalawa, sa isang linggo, pananatiliin ninyo ang panlalamig ninyo sa Panginoon. Huwag! Huminto kayo! Manumbalik kayo sa Kanya. Huwag niyong pahintulutan na magtumagal pa ang panlalamig na ito. Grabe ang pupuntahan ninyo. Grabe ang tatahakin ninyong daan. Nananawagan ako sa inyo. Manumbalik kayo sa Panginoon. Manumbalik kayo sa Kanya. At
Nawa, ang panalangin niyo, Lord, tulungan mo ko. I-search mo yung puso ko. At kung meron mang pagkakamali, itama mo, Panginoon. Ngayon. Ngayon, Panginoon, itama mo. Ayoko nang lumabas sa lugar na ito na malamig pa rin ang aking puso. Ayokong pumasok sa trabaho na taglay ko ang pagtalikod sa inyo. Mga kaibigan at mga mahal sa buhay, tinatawag kayo muli ng Panginoon. Tinatawag kayo. Magsisi na kayo sa inyong mga gawi. Talikuran na ninyo ang mga kasamaan at mga kasalanan na yan. Iwanan na ninyo. Lumapit kayo kay Jesus na nagbibigay ng kapatawaran sa mga kasalanan na yan. Come unto me, those who are weary and heavy laden. Lumapit kayo. At kayo ay pagkakalooban ng kapayapaan sa kasalanan. Magsisi kayo. Magsisi kayo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob ninyo. Sana nga po ay buhayin ninyo ang aming mga puso. Painitin niyo muli, Panginoon. Huwag niyong pabayaan na manatili kaming malamig sa inyong harapan. Bagkos lalo niyong painitin ito. Lalo niyong ibalik ang pag-ibig namin sa inyo, Panginoon. At dalangin din namin na sana magbigay ito muli ng panibagong kalakasan sa bawat isa na patuloy kami na lumakad sa inyo ng may kabanalan. In Jesus' name we pray. Amen.